Class, kaning explanation ako, relationship sa torque o sa angular acceleration sa rigid body. Masabtan rin ninyo kung balik-balik ko ninyo ang video at the same time, gisabot yun ninyo ang mga previous na akong discussions. Kaya lisod biya kayo ni kabantay mo, figure pa lang, libog na kayo, di ba? Maglibog man ganyan, ang professor ninyo, samot na kamo nga mga bago pa, di ba? So, mag-start man yung basic. So, please, before mo magkuhan ani maminaw sa ako, i-review sa balik ang mga videos, then study yun kayo na may book, okay, ka na nga book, mas makasabot ka sa book actually, kaysa sa mag-explain sa imuha. Kumbaga, ang book mong complete, mong good siya nga, naka-detail na dito tanan, ang ma-explain kay, murag, additional information lang ba? Okay, nasabtan, additional lang siya. Pero ang book yun ang makatabang, mismo sa ako, dili man yun ang instructor ang magdala sa tanan, but ang book yun, kay naka-base po ang knowledge sa instructor or sa professor sa book mismo nga i-studyhan. Okay? So, additional na yun akong tabang sa inyo. I hope makatabang ko sa inyo. So, kani, studyhan na to unsa ang torque relationship niya sa angular acceleration. Medyo libog na, no? Tanawa ang figure. Focus ka sa, kwansa, sa three dimension na akay Z, okay, mo na ang vertical, Z-axis, na kay Y, okay, na kay X, mo na ang horizontal, three dimension again. Now, na-point sa tunga, kanang M1, di ba? Kabantay mo, kanang point, na ay tulo ka forces nga nag-act. Well, isa lang naka forces, pero components na niyang uban. So, na ay F1 of Z, na ay F1 of tangent, na ay F1 of radian. Okay? So, F1 na yun na siya. Pero ang uban components na niya. Then, ahalaw ang axis of rotation. Ang axis of rotation along the Z-axis mo nang na ay circle dara. Ang kanang circle dara, path of particle as the body rotates na. Okay? So, nasabta na ang figure. Now, ingon sa figure nga, as this rigid body rotates around the Z-axis, a net force F1 only ha, acts on one particle of the body. One particle mo ng F1, M1, okay, one particle sa tamag base. Only the force component F1 tangent can affect the rotation. Pasabot, kanang F1Z, F1 radian, zero na na ha, only F1 tangent daw. Because only F1 tangent exerts a torque about zero with a Z component. Okay? Ngano daw? Because only F1 tangent exerts a torque about that axis of rotation zero with a Z component. Mao nang siya lang ang mabilin nga force. Siya lang ang maka-cause og torque. Kaya siya lang ang na-Z component. The rest, wala na-Z component. Ang F1 din ay Z component pero zero man gihapon na siya. Okay? Kay along the Z axis man siya directly nga nag-act. So wala rotation mo mahitabo. Okay? So bisan common sense lang tan-aw nimo kung mo exert kag F1 Z nga force, di gyud na mo rotate. Di ba? Common sense lang ba? Even F1 radian, di pud na siya mo rotate. But F1 tangent nang siya mo rotate. Kaya lahi mong gunang along the zero or about the zero axis, lahi na siya. So, kay F1 tangent naman, ang magkuan exert sa torque, or na ay torque, focus ta aning equation sa taas para masabta na to. F1 tangent, based sa to Newton's law, ang force is equal to mass 1 times acceleration 1, di ba? F is equal to ma. Pero nag-refer ta sa isa lang ka particle mo nang na ay 1. Then, tangential ta. So, manana ta ang equation, F is equal to ma lang na siya, ha? Now, kung gusto nato i-relate ang acceleration sa angular acceleration, again, gusto nato i-relate ang linear acceleration sa angular acceleration, kaniyang equation. Ang acceleration nato sa linear at that particle 1 tangential ka equal to r of 1 alpha of z. Unsa so, ganang alpha of z, humanataan eh, di ba? Angular acceleration along the z-axis. So, muna na, nana-relationship atong linear dito sa angular. Ang linear nato mo nang A1 tangential, ang atong angular mo nang alpha of z na ay R1 lang, okay? Kaya angular man siya. Now, ibutang nato sa equation instead nga ay ato ibutang alpha na. So mo na nang ato ang equation, ang F1 tangential of R1 is equal to M1 R1 squared alpha z squared. So, ganan lang nato duha ka R1.
at R1 sa picas, R1 abot sa picas, mo na squared sa picas. Okay? Pero, ang atong torque, kung ka-remember mo, kay equal ba na sa F of R? Diba? Torque 1z is equal to F1 tangent R1. Libog na ka siya. Ayaw pag-base anang mga subscript tau ra. Anang tau or torque is equal to FR. Okay? So, torque na din sa picas equation. Muna na kay torque is equal to I of alpha. Okay? Kung sa ganang I, humanataan na. Moment. Diba? Muna moment of inertia. Okay? Now, ang atong alpha kay equal na siya sa R1 squared. Oh, sorry. Ang moment of inertia ay M1 R1 squared. Muna moment na siya. So, tanan particles na siya'y rotation, na siya'y torque. Okay? So, it means, tanan particles from 1 to 2 and so on, naapod siya'y moment of inertia, naapod siya'y masses, naapod siya'y acceleration, na angular acceleration, naapod siya'y distances. So, ang point is, ag-relate na nato ang ato ang angular acceleration sa ato ang torque. Then, ang proportional constant raan na ang M1, R1 mo ng moment of inertia. Okay? Kung di nyo masabtan, you can review it. Pero muna ni ang akong point. Directly proportional ang imuhang torque sa imuhang angular acceleration. Ha? Again, directly proportional imuhang torque sa imuhang angular acceleration. Okay? So, ang nakalahi lang kay na kay moment of inertia I, which is mo nang proportionality sa ilahan nagbalance sa equation ba. So, at least na may idea on sa relationship sa torque o sa angular acceleration. Pag makabalo mo sa concept, listen na magud ang mga kuan ang mga solving process, pero dili man mo engineering students, di ba? Gusto rin ako makabalo mo sa concepts. Makabalo mo unsa pag solve mas maayo kay gamit man kay na. Pero di na kay kamo touch ana, okay?